Okay, good morning po. Welcome po sa PIP meeting Ruby Basic ng Pinas. So yung i-discuss natin ngayon, tutuloy lang natin yung naputo natin last meeting. So natapos tayo sa styles, sa layer. Tapos may mga babalikan tayo sa modified tsaka dun sa, ano, sa draw commands. So balikan natin yung ano yung sa draw commands. Itong sa layer, itong sa array, tsaka yung scale, hindi ko yata na-discuss yung scale. Na-discuss ko ba? Hindi. Hindi ano. So, unahin natin yung scale. Yung sa scale, ba may square ako dito. So, meron siya dito sukat na 100 by 100. So, check natin yung units para alam natin. So, millimeter. So, ibig sabihin, meron siyang 100 millimeter by 100 millimeter. So, kung gusto natin yung scale, command yung scale, ano? SC. Then, sabi dito sa command panel, select object. Select ko yung object. Then, enter. Base point. Kung dito ako magbe-base point, dito yung magiging reference ng object sa pag-scale. Ba, dito muna ako mag-base point ha. Pick ako dito. Tinatanong, copy, then reference. Bawa, mag-copy ako. Type ako ng C. Then reference. Sabi natin na yung 100, yung reference ko. 100. Ado sa, nung nag-copy ako, nag-type ulit ako ng R ha, pagkatapos ng ano. Yung R naman para sa reference. Ulitin ko ha. SC, enter. Select object, enter, base point ako dito, then copy, enter, type ako ng R, enter, i-type ko yung reference length is, sabi natin 100, enter, then tinatanong dito, specify new length, so sabi natin 200, then enter. So, ibig sabihin, ito yung kaninang reference natin na 100. So, pag sinukat uli natin to, ito na yung binigay natin na 200, yung new length. Okay? Dito ako nag-base point, so ibig sabihin, dito nagsimula yung pag-scale niya, dito sa point na to. Kung makapansin nyo, bagay yung pag-scale niya, pakanan, then pataas, dito sa point na to, dito sa reference ng base point ko. So kung mag... Ulitin natin, oh. Ulit ako, isa pa. SC, enter, select object, enter. Base point naman ako dito sa gitna. Hindi na ako mag-re-reference. Type lang ako ng R, enter. New reference length 100, enter. Then yung new length ko 200. So enter ko na lang ulit, may value na siya, enter. So ibig sabihin, nung hindi ako nag-copy, in-scale niya yung pinalaki niya na lang pero hindi siya nag-copy. Pero kung nag-type kayo ng C, magka-copy siya. Okay? So kung mapapansin nyo, dun sa gitna siya nagsimula. Di ba? Kasi dun sa gitna ako nag-base point. So yun lang yung pag-scale. Okay? Maliwanag? Okay. So punta tayo dito sa array. Ito yung array. So ito tapos na tayo dito. Ano? Ito na lang naiwan natin sa ano? Array. Yung array, well, may square ako dito. Kumanda ako ng array, AR, then select object, then enter. So, tinatanong dito, may mga option dito, rectangular, path, or polar. So, unahin natin yung rectangular. Type ako ng R, enter. So, marami dito. Associative, base point, count, spacing, columns, rows, yung spacing, yung columns, at saka yung rows, ito yung ibig sabihin niya. Yung pag-array pala, kumbaga, ito, yung pag-array, oh, ito yung reference object natin. Tapos, nung nag-command ako ng array, pinakita niya kaagad yung magiging resulta nung pag nag-array kayo. So, dito, so, enter ko lang, ha. Ito yung resulta ng array, pag nag-array kayo. So, meron dito.
Ito yung columns. Ito yung bilang ng columns. Ito yung bilang ng rows. Ulitin ko ha. Yung columns, yung horizontal. Yung rows, yun yung vertical. So, pag mag-i-input ako ng value ng rows, ito yung magiging bilang niya. 1, 2, 3, 4. Then, pag nag-input ako ng value sa rows, ito yung magiging bilang niya. 1, 2, 3. Yung columns is yung horizontal. Yung rows ay yung vertical. So, ulitin natin yung ano, yung array. Kumanda ko ng AR, select object, enter, type ako ng R, enter, columns, or COL, COL, enter. So, tinatanong dito, number of columns. So, ibigay na natin yung value, sabi natin 5, enter. So, automatic, kanina may pinakita na agad siya na default na kung ano yung tsura ng array, di ba? So, kung nung pinaltan ko yung value nung columns, nagdagdag siya ng isa. Kasi yung default niya is 4 lang, di ba? So, nagdagdag siya ng isa dun sa columns, naging 5. Kasi yung input natin dito is 5. So, tinatanong dito, specify the distance. Sabi natin na 200 yung distance, ha? So, nag-type lang ako ng 200. So, dito, tinatanong kasi dito, array, specify the distance between columns. So, ibig sabihin yung between columns. So, mula rito hanggang dito, ilalagay natin yung value na 200. Ito yung input ko na 200. Then, type ako ng enter. Then, yung rows. Type ako ng rows. Type ako ng R. Then, input ako ng 5 ulit. Enter. Then, sabi natin 200 uli, yung magiging distance ng rows. Then, enter. Enter ko lang to. Enter. So, ito yung naging itsura niya. Malalayo yung 200. Kung niliitan lang natin yung value nung ano, nung input natin, so mga hanggang dito siguro. So, kung i-check natin yung value, yung in-input natin na distance, mula rito, sa gitna tayo mag-reference ha, mula rito, hanggang dito, sa gitna din. So, i-check natin yung distance na 200. So, ito pala, 2,000. Ba't 20? Ah, kasi millimeter yung ginamit natin eh. So, yung ano, pag nag-distance kayo, yung spacing, kung dito kayo nagsimula ng spacing, dito rin magtatapos yung spacing. Kung dito sa gitna, dito rin sa gitna. Okay? So, dito, ito yung sa columns, ito yung sa row. Kung dito kayo nagsimula ng distance, mula rito hanggang dito, ito yung magiging distance niya. Kung dito sa gitna, dito rin sa gitna. Okay? Dito natin. Sige lang natin ito. Okay, ulit natin ha. Kumanda ko ng AR ulit. Select object. Type ako ng R. Enter. Associative. Type ako ng AS. Associative. Create associative array. Sabi natin yes. Then, enter. So, ito yung associative. So, pag kinilig natin, pag sinilig natin yung object, then ito, susunod yung array natin. Automatic siya, nagbibigay siya ng, pag hinila natin itong grip na to, ito, dumadami siya, base dun sa given distance ng, na inilagay natin. Kung dito sa rows, pag hinila natin itong grip na to, so equal yung, pag hinila natin, equal yung magiging distance. Yun yung associative. Ulitin natin. Kumanda ulit ako ng array. Select object, enter, rectangular, associative, AS, enter. Sabi natin no, enter, enter. So, pag sinelect natin, anong nangyari doon? Sabog na yung, exploded na yung ginawa nating array. So, wala na yung, hindi katulad dito. Ito yung associative, ito yung not associative. Okay?
parang sa hatch, di ba? Yung associative, pag hinila mo yung boundary ng hatch, sumusunod yung hatch. Yun lang yung sa array. Yung sa rows, tsaka yung spacing ng columns, tsaka yung spacing ng rows, kung sa kayo nagsimula, yun yung magiging, kalimbawa, dito kayo nagsimula ng distance, so dapat dito rin sa kabila. Kung gitna, dapat sa gitna rin. Okay? Yun yung array. Array. Sunod nating array, may circle ako dito. Laki pala yung ano Kumanda ko ng array. Ito na may i-array natin, yung itong circle na to. Kumanda ko ng AR. Select ko tong object na to. Enter. Gagawin natin polar. PO. Enter. Base point, dito ako magbe-base point, base point dito sa reference ko. Tik ako dito sa gitna ng circle. So ganoon din yung ano, kung ano yung ginagawa natin sa rectangular, halos pareho lang dito sa polar. So ang pagkakaiba lang is yung pag-array sa polar, ikot yung gagawin niya. Kumbaga, ipipil niya yung buong rate, yung buong diameter ng circle. Sabihin natin na fill, type lang ako ng F, enter. So, gawin natin 360. Ipipil niya yung buong 360. Then enter. Enter. So ito yung default ng array. Kung maglalagay ko dun sa value, hindi natin ha. AR, enter, select object, polar, base point ako dito, sa gitna, associative, gawin natin. Yes ko lang. Fill, type ako ng F. Kung sasabihin natin na sabihin natin 45 or 180, enter. So yung 1 then enter. So yung 180 lang, yun yung ipipil nung ano. Then pag sineleg natin to, katulad dito sa array, then magko-control 1 ako. Halimbawa, sinilay ko itong object, nag-control 1 ako, eh, control tab pala. Sinilay ko yung in-array ko, ha, ito. Control 1. So, lalabas yung properties. So, dito, pwede nyo na rin i-modify yung, kahit hindi, halimbawa, kahit hindi na kayo mag-input dun sa, halimbawa, dito sa command panel, kung ano yung default ng array, ilagay nyo na kagad, dito na lang kayo mag-edit sa properties. Halimbawa, kanina, gawin natin yung sana, itong ito muna ang ano sa rectangular. Kumanda ko ng AR, select object, type R, then enter ko lang. Ito yung default ng array. So pag sinilay ko to, then nag-control 1 ako, kahit dito na kayo mag-modify sa properties. So nandito, pwede nyo nang baguhin, ano ba, 5. Then click ako sa labas, automatic magbabago. Dito mas madaling mag-edit sa properties. Hindi yung pag nag-command kayo ng array, kumbaga kung susundin niyo yung command panel dito, maliligo pa kayo eh. Ang dami niyo pang susundin. Hindi katulad nung pag nag-insert na agad kayo ng bawat ito, array, select object, type R, enter,
Then, enter nyo na lang ng enter hanggang sa matapos yung command. Then, saka kayo mag-modify dito sa properties. Mas madali dito. Kasi kung susundan nyo yung command dun sa command panel, kumbaga pabalik-balik lang naman yung tanong eh. Mas maliligaw kayo dito sa command panel. Pero mas maganda, alam nyo rin yung dun sa command panel. Pero sinasabi ko lang is mas madali dito mag-modify sa properties. At pag sinelect ko to, mas madali na dito, nandito na lahat. So, yung columns, sabi natin 10. So, automatic, mamamodify na yung inarray nyo. Then, yung spacing, sabi natin 100. So, may spacing na agad siya ng 100. Okay? Yun lang yung advice ko sa properties na kayo mag-modify. Okay, next. Sunod natin sa array yung wala akong reference dito ah. So, meron ako dito ng ano, na curve line or spline. Array. Kumanda ako ng AR, enter. Select object. So, dito, so, gagawin naman natin ngayon yung path, PA, enter. Then, meron akong reference na path dito. Ito yung path ko. So, yung ginawa ko dito, ah, array, enter. Select ko yung array ko. Ito, enter. Then, PA naman para sa path. Enter. Select ko lang yung path. Automatic. Then, enter ko lang. Then, i-modify natin dito sa array. So, kung gusto nyo baguhin yung items, hilahin nyo lang yung grip, magbabago na yung, kung gusto nyo nasa gitna yung ano, ito natin, bailagay ko dito sa gitna. So, itong path na, itong object na to, susunod dun sa path. Array. Select object. Then, type ako ng PA sa path. Then, select ko yung path. Then, enter ko lang. Enter, enter hanggang ma-terminate yung command. Then, saka nyo i-modify naman dito. Okay? Or, hilahin nyo itong grip. Magbabago yung itong grip na to. Ito, pag sinelect nyo yung inarray nyo, hilahin nyo lang yung grip. Okay? Yun lang yung difference ng path, rectangular, tsaka yung polar. Okay? Maliwanag yung array? Maliwanag? Okay. Next, gawa tayo ng block. Ito yung insert block at saka yung make a block. Di ba meron ako pinakita sa inyo yung ano, yung mga yung plano, meron mga fixture diyan. So yung ibang fixture diyan kasi naka-block na siya. Para mas ma para pag hinila kasi yung isang object, kumbaga sama-sama na siya. So, pakita ko sa inyo dito yung mga types ng blocks. Yung mga blocks ng para sa plano. Meron tayong blocks para sa living room, dining room, bedroom, kitchen, bathroom, office, mga kotse, pang-dansi, tapos may mga aeroplano din dito eh. Mga puno, eto. So, hindi nyo na kailangan, pag gumagawa kayo na yung plano, hindi nyo na kailangan gumawa ng tao, alam ba, kada isang project, gagawa kayo ng panibago. Hindi nyo na kailangan. Kumbaga, gagawa na kayo ng set of blocks para i-insert nyo na lang sa mga project nyo. So, gagawin natin itong paggawa ng blocks.
Okay? Katulad dito sa living room, mayroong mga sopa dito. So, yung paggawa ng blocks, kung gagawa kayo ng sarili, magbase kayo sa actual. Para at least, kumbaga, accurate yung pag-i-insert niyo yung ginawa niyong block, naka, kumbaga, skilled siya. In proportion doon sa gagawin niyong plano. Hindi yung basta na lang kayo gagawa ng blocks, hindi naman proportion yung ginagawa niyong block. Mamaya, gumagawa kayo ng sopa, yung ano ba, itong upuan, gumagawa kayo ng isang stall, pero yung laki naman ng stall niya is 2 meters. So, masyado malaki, di ba? So, kung magbabase kayo sa ano, kung gagawa kayo ng blocks, magbase na kayo sa actual. Para pag nag-insert kayo, proportion doon sa gagawin yung plano. Okay? Pero may mga ibibigay naman kami mga blocks eh. Kumbaga ito na, magiging reference nyo to. Pero kung gusto nyo gumawa ng sarili, okay lang. Pandagdag na rin sa library nyo. Diba, meron ako dito ng picture na lang muna tayo. So, para sa bathroom. Pwede rin i-modify yung sizes. Oh, pwede. I-scale. Pwedeng i-scale. Pwede nyo i-scale. Explode. Diba ito sa... Diba ito? Ito na lang. Nakatulad yun, oh. Diba? So, nung nag-insert ako dito, masyadong malaki yung... Pagdating dito, malaki. So, baka... Kasi yung ginamit dito is inches. So, pag mag-insert ka kapalaki ng block, so, dapat kung ano yung ginamit na unit sa kabilang drawing file, ganun din yung pag drawing file, units din sa kabilang file. So, dapat para yung units para pag nag-insert kayo, hindi malaki, hindi maliit. Okay? So, lagi nyo i-check yung units. Baka pag iniisip nyo, bakit malaki, bakit maliit? Hindi nyo makita yung pala, masyadong malaki or masyadong maliit. Hindi pareho yung units na ginagamit nyo. Okay? So, halimbawa ito. Explode ko na lang muna ito. So, yung units natin dito is millimeter. So, kung titingnan natin itong sukat na to, so, meron siyang, so, ibig sabihin, kung 2,258, itong sukat na to is 2.2 meters, di ba? 2.258. So, scale na agad natin to. So, halimbawa itong sink, meron siyang sukat, yung sink, sabihin natin may 600 lang or 550. So, itong reference ko, offset ko lang siya ng 550. Offset. Babaguhin lang natin to, ha? I-scale lang natin. Hindi natin gagalawin yung drawing. I-scale lang natin. Offset. Ito yung reference ko. Sabi natin 550. Offset ko to. So, maliit, di ba? Ano wala? Ito pala. Masyado pala malaki. Ah, maliit pala yung ginagawa kong drawing kasi ito 1 millimeter lang pala to. So, okay, naburahin na lang natin to. Okay. So, ito yung 550. Magiging sukat ng 550, di ba? So, scale ko to. Kumanda ko ng SC. Select ko yung object. Enter. Then, pick ako dito. Then, type ako ng R. Then, pick ako ng SC. Pick ako dito. Type ako ng R. Then, pick ako dito sa reference ko. Ang magiging reference ko, ito at saka ito. Ito yung sukat, ha? Ito at saka ito. So, yung reference ko mula rito hanggang dito, then yung tinatanong, specify new length. So, hihilahin ko lang to, pupunta dito. So, ito na yung magiging itsura nung sink natin. So, tama na yung sukat natin, ginawa natin 550. So, lumawa, gumawa kayo na itong sink na to. Ito, exploded, di ba? So, meron na siyang layer na picture. Sabi natin ito, gawin natin 0 lang yung layer niya. Ang ginamit ko dito ng layer is yung 0. Okay? Ginawa ko by layer. Okay. So, gagawin ko ito. Iba-block ko siya. Kumanda ko ng B. So, ito yung lalabas sa block. So, description. Lagyan natin. Sabi natin sink. Sink 1. Or sink na lang. Or kitchen sink. Then, yung block name, sabi natin sink 1. Then, select yung object.
Click ako dito sa button na to. Select ko to. Then enter. Ito yung babalik siya sa dito sa dialog box. Specify on screen. Ito pala. Tapos, ano to? Teka lang. Ito, i-uncheck nyo lang to. Huwag nyo lang galawin. Pick point. Itong pick point, yun yung magiging base point ng object nyo. Then, pick ako dito. Then, dito ako sa gitna magpipick. Then, pick. Then, okay lang ako. So, pag sinelect natin yung object, naka, isang entity na siya. Okay? Ito, pwedeng explode. Kasi, doon sa ginawa natin kanina, chinek natin to, allow exploding. So, kung hindi siya naka-allow exploding, hindi ma-explode yung... So, pag sinelect natin yung ginawa natin block, isang entity na siya. So, kung papasok tayo dito sa block na to, select yung object, right click, block editor, pupunta kayo mismo sa loob ng mismong file. So, block editor, check natin to. So, nandun na mismo tayo sa mismong loob ng block editor. So, kung gusto nyong i-stretch, gusto nyong baguhin, di ba, 550. Sabi natin, i-stretch natin. I-stretch ko to ha. Mula rito, papunta dito, kumanda ko ng S, enter, pick ako kahit saan, then hilahin ko, pababa. So, dapat naka-orto para hindi siya nakatabingi. Then, bigay ako ng value ng 100, then enter. Then ito yung lalabas doon. Ito yung i-check nyo. Close block editor. Select ko to. Then tatanong kayo, save the changes to sync 1. I-check nyo lang to. I-click nyo lang to. Kung hindi, kung kaya nyo i-save, ito lang. Pero kasi may binago tayo, kailangan natin i-save. Save. So, nangyari dito, kung i-check natin yung sync natin, naging 450. Okay? So, in-stretch kasi natin ng 100, di ba? So, kanina ito, 5,500, di ba? So, naging itsura niya, naging 445,000. So, meron tayong mali sa, no, sa units. So, kung gusto nyo baguhin yung block, papasok kayo sa block. Pero kung ayaw nyo pumasok mismo sa loob ng block, pwede rin ganito. Select yung object, right click, select object, right click, edit block in place. Edit block in place, then okay. Hindi kayo papasok, kumbaga, nandun na kayo mismo sa, pumasok kayo, pero, diba, ito ah, ulitin natin. Baka may mga rectangle ako dito. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Pag nag-select object, right-click, block editor, pumasok mismo tayo dun sa loob ng block. Okay? Ando ko ha. Select object, right-click, edit block in place, then okay. So makikita nyo yung mga object na nasa labas. Kumbaga, pumasok tayo sa mismo ano, pero nandun pa rin tayo sa labas. Okay? Then, pwede nyo rin siyang i-edit uli. So, balik natin yung 100. S, para sa stretch. Select yung i-stretch ko. Enter. Pick ako dito. Balik natin yung 100. Then, enter. Balik natin to. 100 din. Then, ganun din dito. Ito naman yung kung block edit in place, ito yung i-click nyo. Dito na. Save reference. Then, okay. So, bumalik dun sa 550. Okay? So, yung ginamit nating layer dito is, di ba, zero? Ito, pwede natin baguhin dito. Kung gusto nyo baguhin yung kulay, ito, i-click nyo lang to, then red. Ulitin natin pala. Pasukin ko na yung ano ha.
Gawa ko ng ibang layer dito sa di ba naka by layer to? So, gagawin natin by block. So, ito by block. Sabi natin by block to. Itong lahat na to, naka by layer, di ba? Yung ginamit kong layer, 0. Ito by layer. So, itong dalawa na to, gagawin natin by block. Okay? Ito by block. So, yung iba, by layer. Pero itong dalawa na to, naka by block. Then, save ko. So, pag sinelect ko to at ginawa ko tong by ginawa kong red, yung layer na by block magiging red yung itsura niya. Pero yung by layer ganun pa rin. Okay? Pag ang ginawa niyong layer is yung 0. Kumbaga yung 0 hindi pa yun yung talagang layer na ginagamit, yung kulay. Kumbaga hindi kumbaga, pag naka-block na siya, doon pa lang kayo, pwede nyo pang baguhin yung mga kulay. Katulad nito, di ba? Itong part na to, itong mga to, naka-by layer, ito naka-by block. Di ba? Nung sinilay ko itong object, then ginawa kong green, magiging itsura ng circle is naging green. Okay? Yun yung pagkakaiba ng paggamit ng layer ng 0. Punta natin ito ng red or yellow. So, kita niyo yung nangyari dun sa, ano, dun sa red. Hindi nagbabago kahit nagpapalit ako dito. Di ba? Kasi ito na yung ginawa kong by block eh. Itong dalawa na to. Di ba? So kung yung layer na ginamit natin dito is 0 tapos by block, so depende kung ano yung ikiklik nyo dito ang kulay. So magbabago yung itong naka by block. Pero kung may inilagay na kayong kung meron na kayong inilagay na kulay, kung ano yung kulay, yun na yung talagang kulay niya. Okay? Clear? Maliwanag. Okay, so mayroon tayong ginawa dito sa drawing pile natin na block, di ba? Yun yung sink 1. Halimbawa, mayroon, na-delete natin yung sink na yun. Dinelete ko ngayon, ha? Kung gusto natin ibalik, i-insert ko lang yung ginawa kong block. Kumanda ko ng I, enter. Hahanapin ko dito yung ginawa kong block na sink. So, nandito siya, sink 1. So, i-click ko to. Insertion point, okay lang. Then, okay. So, kita niyo yung insertion point kung saan ako nag base point kanina, doon yung hawak ng mouse yung cursor ko. Then select ko lang dito, pick ako dito. So nag-insert tayo ng block. Okay? Yun yung pag-insert ng block tsaka yung paggawa ng block. Pero kung halimbawa ito, dinelete ko siya. Then nag-purge ako, PU, enter. Check niyo lang tong dalawa, then purge all. Purge all items, then close. Pag nag-insert ako, hahanapin ko yung sink, wala na siya. Kasi, kumbaga, nilinis natin lahat yung drawing natin dito. So, kung meron tayong ginawang layer, tsaka yung mga styles, lilinisin niya lahat yan. Kung wala pa tayo, kung hindi pa natin ginagamit sa drawing nito. Pero kung meron tayong mga drawings dito, yan. Then gumawa tayo ng blocks. Paggawa din ng blocks ganito, shortcut na. Select ko itong dalawa na to, Control Shift C. Select ko yung object, bago ito. Select ko itong dalawang object, Control Shift C. Then Control Shift V. Automatic naka-block na yung object natin. Okay? Yun yung mabilis ang paggawa ng block. Pero,
Yung description, wala. So, di ba may ginawa tayo? Ano ba? Control Shift V. Ito. So, pag kiklik natin to, select object, then control 1, properties, yung name niya, mismong AutoCAD na yung magbibigay ng name. Hindi katulad kanina, tayo yung gumawa ng sariling name ng block natin. Kasi nag-copy lang, kumbaga automatic, AutoCAD na yung magbibigay ng block name niya. Okay? Yun yung madali yan. Ba, meron dalawang dalawang file yung ginamit nyo. Dalawang AutoCAD file yung nakabukas. Palitan natin ito ng units, ha. Diba exploded to? So, ito yung isang file. Pwede nating kopyahin din to. Ctrl-Shift-C. Pick ako dito. Then, Ctrl-Tab. Para pumunta tayo sa drawing file natin. Ctrl-Tab ha, para magpalit-palit tayo sa kung ano yung mga nakabukas. Then, Ctrl-Shift-V ulit. Then, click. So, ito na yung magiging tsura niya. Naka, kumbaga, nag-copy tayo from one file to another file na naka-block. Okay? Kung ayaw nyo namang i-block siya, Ctrl-V lang. Huwag kayong maglagay ng, huwag nyo i-Ctrl-Shift kung ayaw nyo naka-block yung drawing nyo. Ito yung nag-Ctrl-Shift-V. Ito yung Ctrl V lang yung ginamit ko. Okay? Ito yung pag-copy doon sa from one file to another file. Okay? Clear? Yung W block, i-discuss natin sa next meeting. Tapos i-discuss ko ngayon yung ano, yung paggawa ng dimension. So, maliwanag yung pag-insert tsaka yung paggawa ng blocks. Sasabay ko yung paggawa ng block, yung W block tsaka dun sa tool palette. So, gawa tayo ng dimension. Natapos yung ano? Yung ground floor plan? Ha? Okay lang. Kasi may bibigay ako sa inyo. Hindi nyo nasimulan? Okay, sa ano lang. Opening. Halimbawa ito, meron tayo ditong object. Kung gusto natin makita yung lahat ng object, Z, Enter, E, Enter. Z, Enter, E, Enter. So lahat ng drawing natin na nandito sa drawing area, ipapakita niya. Kung bagay, extend niya lahat. Okay? Yun yung Z, Enter, E, Enter. Kung gusto niyo ito lang naman, Z, Enter, W, Enter, then i-window niyo to. So ito yung magiging itsura niya. Z, Enter, W, Enter. Kung gusto niyo meron kayong i-window lang na isang object. Okay? Z, Enter, E, Enter. Okay? Paano yung ano, sir? Yung paggawa ng rectangle at siya? May at siya at first plan na ba daw? The ground. Yung binigay ko sa inyo last meeting, wala to, di ba? So, para magawa nyo to, ito, may ginawa kong detail dito. So, ito yung detail ng staircase. Ito. Ito, ito yung detail B. Then, ito yung detail A. Ito. So, meron siya mga dimension para hindi kayo malito dito. Okay? So, bigay ko yung soft copy nito. Ito yung first ground. Tapos yung opening schedule. Ito yung susundin yung opening schedule. Okay? Para sa door, yung arc opening, then yung window. Then yung mga styles. Ito yung mga text style na gagamitin nyo. May mga height na. Ito.
Tapos ito yung mga symbols. So gawin nyo na rin itong mga symbols na to. Ito, may mga sukat naman to eh. Window tag. Ito yung window tag, itsura niya. So anong command yung gagawin nyo dito sa DW4? Polygon. O, polygon. So alam nyo na yan. Door tag, ayun, circle lang yan eh. So ito yung mga textile. Okay? Bibigay sa relax na yan. Oo, bibigay ko. So dapat simulan nyo na to. Kasi pag next week may bibigay ng mga corrupt plan. So, para hindi kayo matambakan ng gagawin nyo. Para at least habang ginagawa nyo na may mga naiipon din kayo mga tanong sa akin para ma-discuss natin. So ito siguro ibigay ko sa inyo ito. Ito yung image ng kung hindi nyo matandaan. Ito yung procedure paggawa ng textile. Okay, bigay ko rin to. Minsan meron tayong hindi matandaan eh. O ayaw natin magbukas ng video. Yan ang didiscuss natin dito. Ito yung paggawa ng text style. Tapos ito yung paggawa ng dimension style. Ito yung procedure. So, discuss natin to, then ibibigay ko rin sa inyo to. Yeah. Yung pagkakasunod-sunod. Paano yan? Kung meron kayong hindi makuha sa video, ito na yung pagkakasunod-sunod nyo. Okay? Isa na yun. Dimension style. So gawa tayo ng dimension style. Susundan natin tong image na to. Ito to. Ito yung pagkakasunod-sunod. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Ito lang yan. Okay. Balikan natin yung textile. So, kumanta ko ng ST. Ito. Then, mag-new ako. Sabi natin na D-plan para dimension plan. Then, okay. So, yung font ko, gawin ko siyang Romans. Ito. Then, yung height, gawin ko siyang 120. Ito yung 120. May nilagay na ako ng value na 120. Then, apply. Then, set current. So, ang inuna ko, gumawa muna ako ng textile. So, ngayon, susunod kong gagawin, gagawa ako ng dimension style. Labas ko ilang dimension. Styles. Ito. So, meron akong ginawang deep plan, di ba? So, dito sa dimension style, ang nakalagay lang dito is standard. So, gagawa tayo. Kumanda ko ng D. Ito yung lalabas. Dimension Style Manager. Then, same procedure ng style. New. So, same din. D plan din ang gagamitin kong style name. Then, continue. So, dito. Dimension, gawin ko siyang by layer. Lahat ito by layer. Baseline spacing, gawin kong 120. So, discuss natin yung mga kung saan ano ba itong mga spacing na to. Tsaka dito, kung may mga binabago kayo, automatic, nagpipreview na siya. Then 120 rin. Extend beyond dimension lines. Kita nyo, nagbabago yung itsura niya. 120. Uncheck ko lang muna to ha. Then extension line.
by layer lang. Lahat natin by layer. So, ang ginawa ko dito sa dimension lines, ginawa kong by layer, yung tatlo, line length tsaka yung line weight. Yung extension lines, ginawa ko rin siyang by layer lahat. Then extend, 120, 120. Then yung baseline spacing, 120. So, tapos, ito lang yung gagalawin natin dito muna. Sa lines, symbols. Punta tayo sa symbols. So, kung mapapansin nyo dito, hindi ko ma-edito. So, pag nagpunta ko sa symbols, kasi naka-close field yung ginawa natin. So, palitan natin to. Architectural tick. Then yung leader, okay lang isa. Then yung arrow, sabi natin 120. Then above dimension text, click natin to. So, ito lang muna yung gagalawin natin. Then balik ako sa lines. So, pwede ko nang galawin yung extend beyond text. So, 120 rin. So, tapos na tayo sa lines, tapos tayo sa symbols. So, punta tayo sa text. So, yung gagamitin nating styles dito, yung ginamit natin na D-plan. So, hanapin natin. Click ko yung arrow. So, hanapin natin yung gagamitin nating text style. So, ito D-plan. So, lumabas yung text style na ginamit na ginawa natin. Then text color, sabi natin by layer lang. Then text height. Ito yung sinasabi ko. Pag meron na kayong inilagay na value, hindi nyo na may edit dito. Okay? Kumbaga, di ba yung D-plan, may inilagay tayo na 120. So ito, automatic, 120 na yung magagamit natin. Hindi na natin pwedeng i-edit. Then text placement, center lang. Horizontal, gawin natin ito pa lang vertical, above. So, mapansin nyo, tumaas yung text natin. Then, horizontal center. Then, okay lang yan. Offset from dimension lines. Sabi natin 120 ulit. Then, align with dimension line. Mapansin nyo dito, ha. Align with dimension line. Ang dimension line, ito yung dimension line. Ito. Okay? Ito. Tsaka, ito. Yung extension line, ito. Itong horizon, itong naka-vertical. Ito to. Okay? Yung dimension, ito. Ito. Tsaka ito. Yung extension, ito. Tsaka ito. 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 Okay? So, align with dimension line. Yung text daw, i-align natin sa dimension line. Align. Kita nyo dito. Di ba kanina naka-horizontal? So, ibig sabihin, in-align niya yung text dun sa kung itsura ng dimension, ganun din yung magiging itsura ng text niya. Okay? Kung naka-horizontal siya, lahat ng text natin naka-horizontal. Kung naka-align, so kung naka-vertical yung dimension line, so naka-vertical din yung i-align niya yung, okay? Then, fit. Always keep text between extension lines. So, big seven, kailangan lagi nasa gitna. Over dimension line without leader. So, ito lang muna. Then, draw lines. Wala muna tayong gagalawin dito. Then, primary. Ito, gawin natin 0. Kasi units yung ginagamit natin. Then, round off. 0 lang. Scale factor 1. So, huwag natin baguhin. Alternate. So, yun lang muna yung gagalawin natin. Then, okay. Then, click natin to. Then, set current. Then, close. So, alam mo, may line ako dito na sabi natin 1,000. Okay? So, meron akong line dito na 1,000. So, kung magda-dimension tayo, diba, may, yung current niya is naka-standard pa lang. So, meron na tayong ginawang dimension style, di ba? So, hanapin yung ginawa nating dimension style. So, D-plan.
So, ito yung gagamitin natin. Pagkuha ng dimension, pagkuha ng dimension, DLI, ito yung dimension linear, then enter, then pick ako dito, then pick ako dito. So, meron na tayong dimension. Ito yung dimension linear. Okay? So, kung gusto nyo makuha, makita yung mga type ng pag-dimension, ito. Nandito siya. Linear, align, arc, ordinate, radius, jog, diameter. So, ilan lang naman yung ginagamit dito eh. So, pag gumagawa kayo ng plano, ang ginagamit nandyan, linear, align, then yung radius, saka yung arc. Then, angular. Ano ba ito pa? Ito naman, di ba ginamit ko dito DLI, dimension linear. DLI, so DLI, then DLI, then pick ako dito, then pick, then pataas. So, ito, naka horizontal yung pag-dimension niya. DLI, then pick, then pick. Ito naka-horizontal, ito naka-vertical. So, ang gagamitin ko naman dito is dimension align, DAL naman. So, pick, then pick. So, yung dimension sa DAL or dimension align, naka-align sa object. Okay? Hindi katulad sa linear, naka, yung takbo ng dimension natin is vertical at saka horizontal. Sa dimension align, naka-align sa object. Okay? So, the rest, yung iba, ito. So, dapat sa ulado nyo yung mga shortcut ng dimension. Anong shortcut ng radius sa pag kung magda-dimension kayo ng radius? Ha? Anong R? Radius? Oo. Pag kumanda ng dimension radius, naman, may circle ako dito. So, gusto ko makita yung dimension radius nito. DRA. O, DRA. So, ito yung dimension radius. Okay? So, pwede rin baguhin ito. Select ko yung object ng dimension, then control 1 uli. So, maraming gamit yung control 1. Sa lahat, ginagamit yan. So, pwede niyang i-modify dito yung mga. Bawa ito. Halimbawa ito, 1,000, di ba? So, modify natin yung diplo natin. So, ito napaka-importante. Itong primary units, scale factor. Kung ito naka-1, so kung ano yung dimension nyo, yun talaga yung dimension nyo. Pero kung ito ginawa kong 0.5, then okay, then close. So, anong nangyari dun sa 1,000 natin? Naging? Kasi, in-scale natin yung kumbagahin natin niya. So, kung naging 0.5 siya, ano ba? Katulad ito, di ba? Di ba scale factor? So, naging kalahati kasi 0.5 yung ginamit ko. So, kung gagawin natin itong 2, so, magiging yung 1,000 na dimension, magiging? So, magiging 2,000. Then, close. So, ingat din kung nagda-dimension kayo. Baka kasi yung scale factor nyo is iba or binago. Nangyari kasi sa akin yan. Nagda-dimension ako, bakit iba yung itsura? Sabi ko, dito, chinek ko ito ha. Nag-properties ako. So, 1,000 naman. Ito yung length, 1,000. So, bakit pag nagda-dimension ako, naka 2,000 or naka 500. So, yung pala, dito sa dimension na style, yung scale factor is naka 2 or naka point something. So, 1 nyo lang, then okay. So, kung ano yung kung ano yung units na ginagamit nyo, yun talaga. Okay? Yung precision, diba ito precision? Sabi natin to. 4 na 0, di ba? Okay? So, lalabas lang yung precision. So, hindi naman natin sa millimeter, hindi na kailangan ng precision. Kasi kung magpi-precision pa tayo, point something millimeter. So, imposible na yun. Mahirap ng
Wala na magsusukat noon. Pera na lang talaga kung zero-zero talaga yung kailangan nila. Pero sa architectural or sa site, hindi na kailangan to. Zero-zero. Ano po? Dito may araw, sir, na ganyan. Yung araw na ganyan. Tapos may araw ako may susunod. May kumanda ka pati ako. Ano pa? Teka lang. Teka. So, maliwanag yung ano, dimension? So, i-check nyo yung dimension, ha? Pag-aralan nyo. Ito, alam ito, continue. Yung sinasabi. Ito pala sa peaks. Ito yung dimension line. Ito. So, kung gusto nyo palitan ng kulay, red. Okay? Close. Magiging red siya. Okay? Modify. So, gawin natin by layer lang yan. Yung extension line, ito. Ito yung dalawang yan. So, gawin natin by layer, yellow. Okay? Close. Magiging dilaw. Ano po? Yes, sir. Yung isa pang arrow, sir. Ay, isa pang dimension, sir. Yung pang dimension line, yan. Gusto na yung araw. May pantay-pantay ba, sir? Yan. Ikaw na pantay-pantay o ikaw na paano magpantay? Aling papano pantay-pantay? Yan, yung diretso na yan. Ito. Yes, ipapantay niya ba yung... Ipapantay saan? Ano ba? Gagawa pa ng isang... Ha? Dimension. Ito. Diba meron ako dito ng dyna? Yan. Tapos... Okay. So, mag-DLI ako dito. Diba? Ayan. So, click lang ako dito, continue, dimension, continue, then pick, pick, automatic, magkukunti. Kung saan natapos yung, kung saan yung last dimension nyo, dun siya magkukontinue. Then, enter. So, pantay-pantay na siya. Yung break na sinasabi ko kanina, fixed length extension, sabi natin, 10. So, naka-fix yung ano niya, yung extension line ng 10. So, hindi dito pinakita kasi maliit. So, kung papalta natin yon, sabi natin 250. Okay? Close. So, meron siyang automatic, naka-fix na yung ito. So, kasi kung hindi siya naka... Kung wala tayong nilagay dito, so, ito siya, yung dimension. So, kung naglagay tayo ng 250, mula lang mula rito hanggang dito yun lang yung 250 naka-fix na yung extension line. So itong extension line natin itong in between naman ito sa mula dimension hanggang object. Ito yung ito yung mga extent offset. Ito yung offset from origin. Ito offset from origin ito. Oh, yung mga distance. So madali namang intindihin kung explore nyo lang. Kumbaga sinasabi na agad dito eh. Kung alam nyo lang yung extension line tsaka yung dimension lines. Okay? Clear? Okay. So, importante, ito lang yung importante dito. Yung primary units na scale factor. So, wag kayong lagi nyo i-check dito kung magda-dimension kayo. Baka mamaya na bago. Okay? Ano kasi yung shape lang? New. Hindi na modify. Alin po? Pag shape lang. Tile. Di ba meron tayong ginalaw ditong fix, di ba? Ay, itong height. So, kung gagawin ko 0, apply, close. Then, itong D-plan, modify. So, dito, pwede natin baguhin. So, kung gusto natin gawin yung height natin eh, ito pala sa text. So, kung gusto natin gawin height natin is 200, mababago natin. Kasi wala tayong in-input na value dun sa textile. Then, okay. Then, close. So, yung textile niya, naging 200 yung height. So, dito, pwede nyo sa properties, pwede nyo rin baguhin yan. Halimbawa, ito. 762. Kung text override, mag-text override ako, i-click ko lang dito. Sabi natin 800 ang gagamitin ko.
Then, click ako sa labas, magiging 800. Ino, kumbaga, in-edit ko lang yung text. So, ito, ingat din dito. Baka mamaya, mali na naman yung text na nakalagay dito. Sabi nyo dito, bakit dito 760 pero sa dimension is naka 800. So, check natin. Properties, control 1. Yung pala, nakalagay dito ay yung text override niya naka 800. Okay? Oo. Kumbaga, ginagamit ito sa mga detail eh. Halimbawa, pwede nyo i-double click tong dimension. Control A. Sabi natin as per site. So, minsan, yung iba, ginagawa ganito. Hindi nila inilalagay yung dimension mismo. Kumbaga, ano ba ito? Diba? Ito sa drawing, 500.5041. So, hindi nila inilalagay. Minsan, kumbaga, magdedepende sa site. So, ang gagawin nila dito, kumanda ko ng ID, ha? Pwedeng double click or ED. Edit, ED, enter, select yung text. Then, control 1, oh, control A. Lalagay nila dito as per site. So, kung ano daw yung nasa site, yun yung susundin. Minsan, hindi nila nilalagay yung dimension. Okay? Yun yung pag-modify ng text. Pwedeng override or pwedeng command kayo ng ED. Pwede, yun sa text, ganun din. ED. Pag-modify ng text, ED, enter, select. Control A. Modify na yan. Okay? Clear? Okay. Ano pa ba? So, yun na lang muna. So, matatapos niyo yung plano, no? May nakagawa na tayo ng textile, dimension, layer.